Good morning mga kapisofay, mga kapisonet, mga kapiso wifi. So, itong order ni Sir Ashley, ng customer natin, is yung bill changer. Yung dispense is 5 pesos only. Or, tiksi 5, okay? So, kunwari, yung customer natin is merong tigpi piso. Ayan, 5 pesos na. Merong halo-halo, no? Merong old, merong new. Ihuhulog lang ni customer dito sa coin slot natin. Okay? Dito naman sa screen, lalabas yung credit. So, yung next move naman ni customer, yung gagawin niya is, press niya lang po itong push button para mag-dispense. Ayun. So, dito sa loob, sa baba, andun po yung 5 peso natin na dispense ni machine. Okay? So, kunwari, si customer merong dalang barya, kaya lang hindi siya 5 pesos kundi 10 pesos. So, tatry po natin itong old na 10 pesos at saka yung new na 10 pesos. So, dapat 20 pesos yung mag-register. Ayun. So, 20 pesos po yung nag-register sa credit. Now, ayan. Try natin i-push button para mag-dispense na po siya. Bilangin po natin. So, exactly 20 pesos. Ayan, so apat. Now, proceed tayo dun sa bills. Kunwari, 20 pesos. Magre-register po yan na 20 pesos dito. I-clear ko lang yung video. Ayan, 20. Now, push natin yung button for the dispensing. So, yung lalabas is exactly 20 pesos. So, tama po. Next po is 50 pesos. Okay? Ayan, magre-register siya ng 50 pesos. Push button po natin. Alright. So, bibilangin po natin. 1, 10, 20, 30, 40, and 50. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, tama po, 50 pesos. Now, lastly, ito pong 100 pesos. So, don't worry po dun sa mga o-order. Kung gusto nyo pong tatanggalin yung pag-accept ng 100 or 50, pwede din po. Pwede kong i-program yun na 20 lang yung tatanggapin. O kung gusto nyo yung kompleto din na 20, 50, 100, pwede din pong ganun. Naka-default po sa atin. So, may iba kasi na gusto nila yung tatanggapin lang na bill is 20 or 50. 20 and 50 lang. Yung 100 wala. So, pwede po yun. Just inform me ahead of time para ma-reprogram ko po bago ko po maipadala sa inyo. So, let's try. Yung last bill natin, 100 pesos. Okay. Pansin nyo, niluwal niya kasi merong side na mas madali niyang i-receive. Kunwari, ito na side. 4 sides kasi yung bill natin. So, kahit saan dyan, pwede mong itry. So, yung kabila naman, try natin. Ayun, in-accept niya. So, antayin lang natin mag-credit yung ating 100 pesos. Ito po, na-credit na. So, next na gagawin is push button lang po si customer. So, pansinin nyo, dalawa yung part ng pag-dispense niya. First, tapos suminto, tapos may second, tapos suminto din ulit. Kasi yung first part, bali 50-50 lang yung dispense niya. Ginawa po natin yung programming na ganito para talagang accurate yung pag-dispense ng coins doon sa customer natin. So, minsan kasi yung issue dati, sumusobra yung pag-dispense. Kaya lugi po tayo doon. So, try po natin bilangin sa loob. Okay, kuhanin natin yung coins. Okay, 10 pesos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
and 100. Okay, so bilangin natin, check natin, and 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So tumpak na tumpak po, swak na swak na 100 pesos. So dun sa mga gustong wala na masyadong tao or yung wala na kayong tauhan na magbabantay, ito magandang ano sir, mga ma'am, ilalagay sa shops ninyo. May kandado naman, kung gusto niyo yung i-mount, pwede rin i-mount din sa likod. Pwede yung iba rena po yan para mas safety siya. Mas safe po siya. Ito po yung sisidlan ng coins natin. Ayan, medyo malalim po yan. Kaya po yan kahit na 5,000 o 6,000 na coins kung ilalagay po dyan. So, yan lang po. So, thank you Sir Ashley. Bill changer, sold na po. Thank you.